maganda na ng panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, gugulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Ako po si Amy Puyco at ito po ang mag-agree na tayo. Ngayon po, makakasama natin si Dr. Cora Occidental Doc. Hello, Miss Amy. I'm happy to see your beautiful face again. Ako, Doc, ang ganda-ganda mo din. Kaya nawawala ang aking pagod. Anyway, ano bang balibalita? Ano ba ang dinig mo kanina sa presyo ng mga produktong pang-agrikultura sa palengke? Doon tayo mag-umpisa. Dok, maganda ang mga presyo ng mga gulay ngayon kumpara po sa mga nakaraang araw. Kaya sigurado ko masaya ang mga magsasaka natin. At mga lalo-lalo na yung mga nandun sa tumanaan. Pero dok, yung palay, naku, ganun pa rin. Ang palay po natin, bagsak presyo pa rin. Lalo na, ayan, dumating ang bagyo. At malungkot po ang ating mga magsasaka. Pero alam naman po natin na hindi sila pababayaan ng ating gobyerno. Sana nga matapos na yung problema na yan sa presyo ng palay, Miss Faith. Kasi isipin mo, kumikita yung mga agriculture sector natin sa crops, sa fisheries, kumikita. At ngayon nga, tamang-tama, mamaya may guest tayo tungkol sa pagmamanukan ng broiler. Ang balita, maganda ang the past few weeks, medyo maganda yung keep presyo, yung live weight ng broiler. So, sa presyo naman sa palengke, tansya ko medyo fair lang. Kumpara sa presyo ng baboy, medyo scarce ngayon eh. Dahil nga, alam mo na, yung naging problema, di ba? Yung ASF. So, medyo cousins ko konti, law of the supply and demand. Kukunti ang baboy. Matakas ang presyo ng baboy ngayon sa palengke. Dok, dito sa amin, 300. O, isipin mo, 9 siha. Mas mataas dito sa Manila. So, maganda namang balita din sa mga magbo-broiler kasi since mataas ang baboy, yung konsumo nila, pwede nilang i-divert na yung portion. Kasi alam mo, masarap. Iba pa rin naman yung protein content ng baboy. Iba naman sa chicken. And then, let's face it, talagang part na lang kapag kainan natin ang baboy. So, ibig sabihin, nadadivert lang yung kanilang pangangailangan. Instead na 50% baboy, siguro magiging 70% muna ang chicken. 25% na lang ang baboy. Siyempre. Yes. Masarap pa naman, Dok, ang chicken adobo. Pero ngayon kasi, chicken adobo with pork. Alam mo yun, yung pinag-mimixan nila yung pork and chicken. Yes. Oo, naku, favorite din yan ng mga anak ko, Miss Faith. Dapat kasi once a week, meron kaming adobong baboy at saka manok. Tapos lalagyan namin ng nilagang itlog. Ginagawa nyo ba yun? Oo, masarap yan. Ako, Dok, nagpupunawa ko. And besides, dadamihan nila ang pagpapaluto sa aming kasambahay noon kasi gusto nila yung natitira ilalagay sa ref. And then after 2 days, mas gusto nilang kainin yon pag ininit, di ba? Dok, sa amin nga, pangat ang tawag namin. Pangatlong ulit. Mas malasa kasi ang adobo. Habang sabi nga nila, habang tumatagal, mas masarap. Eh, sa akin naman, dito ang paborito namin talaga, chicken adobo. Yan. Kaya, mag-usapin natin mamaya, Dok. Yes, nagutom din ako. Biro mo, no, yung paborito na yan na ulam sa ating kapagkainan. Nandyan lang, itlog, baboy, at saka manok. Opo. Saka talaga ang adobo, yan ang masasabi natin na pagkain Pinoy. Tatak Pinoy ang adobo. Kaya nga sa kapagkainan natin, laging meron yan. Kaya maganda tong usapan natin mamaya kasi usapang manok na naman po tayo. Noong mga nakaraang araw, tinalakay natin about sa layering.
Tapos nag-free range chicken tayo at ngayon po, usapang manok pa rin. Ganyan ka broad, ano, Miss Amy, ganyan ka broad ang topic ng pagmamanok. Akala mo kanina, 'di ba, sabi mo tungkol lang siya sa broiler at saka egg. 'Yun lang. Pero ang dami pa. And sa broiler, madami pang aspect 'yan. Meron bang iba-ibang breeds, may iba-ibang integrator, at kanya-kanya sila ng pagmamanage. Basta ang bottom line, sana laging maganda yung presyo at ng live weight, at sana laging mababa naman ang raw materials. Opo, importante ang raw materials sa ating mga pag-aalaga ng mga manok. Kasi doon din bumabase yung presyo ito. Correct. And yun namang presyo na yan sa manok, malaking percentage, mamaya i-confirm natin kay Doc Eugene, ilang percentage ba ang ano-ano ang factor kapag malaki ang percentage ng maes, kapag less ang percentage, ano ang nangyayari sa grow ng sa pagpapalaki sa manok? Eh, at any given time, ang supporter talaga ng livestock ay supporter din talaga ng crops. Kasi yung corn, di ba, mas malaki ang konsumo sa livestock at saka sa poultry. Tapos yung rice naman, pag yan, giniling, yung rice hull, napupunta din yan sa livestock eh. Mm-mm. So lahat po talaga connected po. Yes. Sana nga, itong ating palatuntunan, matugunan, makakreate tayo ng awareness. Matutugunan ang unemployment rate, di ba? Kapag na-realize nila na isa pa rin napakagandang hanap buhay ang pag-agrikultura. So, yun. Ang ating kaya naman natin itong ginawa ito, okay. Yes. Ito talaga, yun talaga ang advocacy ng ating show. Magbalik agrikultura ang ating mga kasamahang Pilipino. Kasi ngayon po, alam nyo talaga, ang agrikultura ang backbone po ng bawat bansa. Kasi ito yung mga necessity natin doon kay pagkain talaga. Tama. Isipin mo, sa nakaraang 6 na buwan na pandemic, yung review natin ng second semester ng economic profile ng bansa, lahat talaga ng klase ng industries and businesses, lahat nag-down ng 17% to 35%. Pero ang tanging nagkaroon ng konting positive ay ang agriculture, 1.6%. So, sama-sama na doon. Opo, Doc. Doc, excited ako dito sa mga kasama natin kasi alam ko, eksperto to eh. Ako din eh. Alam mo, bihira ko din sa pagkabisi niyang eksperto na yan. Mahirap din hagilapin eh. Kaya yung pag-guess niya sa atin dito talagang inimporta ko yan. Pero nung nalaman niya ang ating advocacy, isisingit talaga niya ang kanyang schedule. Kasi ano din yan eh, mapag-public service din siya eh, mula po nung nasa college siya. Alam niyo po kahapon, tinignan ko po yung mga vlogs niya eh. Interesado ako dito sa mga vlogs ni, mamaya ko na sabihin kung sino. Pang-surprise po natin para po sa mga manonood natin. Papangan niyo kung sino ang aming guest. Kasi marami po kayong matututunan, marami pong dagdag sa alaman ang ibibigay nito sa atin. Tama po. Saya, patuloy-patuloy ninyong susubaybayan ang ating palatuntunan kasi lagi kami makakadagdag kaalaman sa agrikultura. Yan ang gusto namin. So, ikaw Faith, ano naman ang paborito mong gulay na isasabay sa adobo? Naku, Dok. Gulay. Nahinto ako eh. Pero Dok, okra. Hindi ka po sa okra. Talaga? Ngayon ako nakakita. Opo, okra. Oh, dahil sa ipinopromote siya. Kaya medyo hindi kaya eh. Kami naman, nung mga bata, talagang tinitrain kami ng magulang namin na balanse. Dapat mas 50% ng fiber kasi yan eh, di ba? Yung mga gulay, 50% lang. So, yun din ang tinuturo ko ngayon sa mga anak ko. Kaya lahat ng klaseng gulay, kinakain ng 3 kong anak. Opo. Buti yung mga anak nyo, hindi pihikan. Naging problema yan ng magulang ko sa akin. Kasi kung matanda po ako, yan na-appreciate ko na po ang pagkain ng gulay.
Buti naman. At saka maituturo mo din sa iyong magiging mga anak. Opo. Dok, mamaya pag-uusapan natin ulit. Balik tayo sa pagmamanok, ha? So, lahat po yan, abangan sa aming pagbabalik dito sa mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo, Dok. Dok Cora. Hello, hello again, Amy. Okay. Yes, gusto mo na ba ipakilala? Alam ko kang nakapa-excited eh na makilala panauhin mo yun. Oh, katulad nga ng pinag-uusapan natin kanina, pinagmamalaki kong ipakilala ang ating guest ngayong araw na to. Siya ay graduate ng Doctor of Veterinary Medicine sa La Salle Araneta University Foundation noong 2000. Kaya, kamdar, matatansya na natin na batang-bata pa naman siya. Siya ay nagtrabaho sa Sistamina Agro-Industrial Corporation, sa Tyson Agri-Ventures at sa Rubina. Sa ngayon, siya ay nagtatrabaho bilang full-time consultant ng nakasama siya sa sikat na at magagandang lalaking The Chicken Doctor sa South Luzon. Siya din ay nakasama ko bilang officer no ng PBMA noong taong 2015 at siya ay aking brad at kaibigan sa aming fraternity organization ng college, Sunay Rodeo Club. So, mga kaibigan, Miss Amy, masaya kong ipinapakilala si Dr. Eugene Pan. Magandang hapon, Dr. Eugene. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo, Miss Faith and Dr. Cora Occidental. Masaya po ako na ako'y naimbitahan nyo dito sa inyong advocacy show na mag-agree na tayo. Yes. Nabanggit ko ba sa iyo, Miss Amy, na sa larangan ng pagmamanok, si Dr. Eugene, bagamat hindi pa naman masyadong may edad, ay eksperto na sa pag-aalaga ng broiler at saka layer. Pero ngayong hapon na to, ni-request ko siya na i-share ang kanyang kaalaman sa broiler. Okay ka ba doon, Dr. Eugene? Okay po. Kwentuhang broiler tayo ngayong hapon. Para gawin po natin ang lahat para makatulong po sa ating mga kababayan at manonood. Yung tanong po namin ni Doc Cora, kamusta po ang kalagayan ng mga kasamahan po nating nagmamanok, lalo na po dito sa broiler? At ngayon po na may pandemya, ano po ang nadulot na perwisyo ba o nakatulong ang pandemya po para sa mga nagmamanok? Ngayong panahon po ng pandemya, nung nagsimula po siya, medyo nahirapan po yung mga magmamanok natin, lalo na yung mga integrator, kasi yung consumption ng manok natin, medyo bumaba siya. So, ang nangyari yan, nagkaroon ng konting competition with the wet market. Halimbawa, yung mga fast food chain natin, hindi sila nakapagbenta. Alam naman natin kung gaano sila karami. Ngayon, doon naman sa ating mga commercial farms na ang target ay wet market, nagkaroon sila ng konting problema dahil yung access ng tao sa wet market medyo kasi nagkaroon ng ano, 'di ba, yung mga lockdowns ganyan, so hindi sila nakakapili. Yung quarantine, no, nagkaroon ng mga quarantines. Then part ng sales ng food chain, medyo nahirapan sila. So ang overall, the first part ng pandemic, yung broiler industry medyo nag-struggle po siya. Dahil nawala ng perang tao at hindi sila makaano ng direct access, which is yung wet market. So gano'n, kapag gano'ng nag-struggle sila, Dr. Eugene, tuloy-tuloy pa rin ba ang kanilang production? Kasi hindi ba 28 to 30 days lang naman ang isang grow nila?
hindi nag-stop ba sila? Yung mga dapihan na po na nag-aalaga ng broilers, yung mga matatagal na, hindi naman po sila direktang tumigil, pero nagbawas po sila ng volume. Kasi alam naman, alam nila na hindi maibebenta lahat eh. Ang consumption ng Pilipino po, meron po silang particular, especially sa wet market, na specific na laki ng manok, which is live weight ay nasa 1.7 to 1.8 or mas maliit ng konti, 1.6. Nandun po sa range na yon. Kaya hindi mo siya pwedeng masyadong palakihin. So, ang immediate reaction ng ating mga commercial farmers is to trim down yung volume ng produce. Pero hindi naman totaling tumigil. Kaya nandiyan pa rin po sila. So ngayon na medyo nag-i-ease ang quarantine natin, ang lockdown, medyo lumulurog na, gaganda uli ang production ng broiler natin. Ganun ba? The past few weeks, itong mga nakaraang weeks natin, nakita natin na nagkaroon ng pagganda ng presyo ng broiler eh. In fact, umabot siya ng line of 8 na po siya last week. So, ang tingin ko po rito, una, nag-isap, nagkaroon ng mga dine-in na sa mga fast food, nagkaroon na ng yung mga drive-thru, yung mga food chain, nakakapag-operate na po sila on a certain level, kaya nakakaroon na po ng unti-unti ng consumption. Yun, magandang balita. Apart from that, bumaba ang supply ng baboy eh. So, yung iba, dumadivert po sa chickens, which is yung broilers. So, good news naman, at kahit paano, di ba, kahit na sa pandemyang ito, ay tuloy-tuloy mag-grow ang ating mga magmamanok. Tayong dalawa, nakakaintindihan sa mga ating weight gain, sa days ng, before harvest. Pero si Miss Faith, siyempre, ang alam niya nga kung ano yung masarap na luto ng manok eh. Pero baka naman po pwedeng kwentuhan mo siya, Doc Eugene, kung sa panimula kung paano mag-alaga ng broiler. Mula sa day-old chicks, sa paghahanda ng kulungan, at ng mga iba pang factors na involved. Opo, Doc. Sisikapin po natin na may paabot sa katulad po ni Miss Amy, kung ano at paano po maghanda sa pag-aalaga ng broilers. So, yung broiler chicken po natin, siya po yung nakikita natin sa wet market na kinakatay. Ito po yung common na table chicken na nakikita natin. So, ang tawag po natin sa broilers is day-old chick, yung sa day one niya. Ang counterpart niya sa layer ay yung day-old pullet. So, ganun siya sineseparate para makita ng mga technical kung ano yung aalagaan ng isang farmer. Basically, ang isang broiler farm, mas simple siyang alagaan. Ang kailangan mo dyan ay tamang dami ng painuman, tamang dami ng patukaan sa ating building bago mo paratingin yung broiler chicks mo. So, ano yung mga kailangan mong... Teka muna, Doc Eugene, pwede bang makasingit? Pwede bang, maganda yung umpisa ng kwento mo eh. Pwede bang bigyan mo kami ng idea? For example, sa isang building, ay ilang capacity ang pwedeng alagaan at doon natin na umpisahan ang pagkukwento kay Miss Faith. Okay. Basically, ang rule of thumb natin, ang floor space na kailangan natin sa broiler para makuha natin yung capacity ng isang building is 1 square foot per bird. Ito po yung ginagamit nating pamantayan sa mga open-sided. Sa mga controlled environment naman, tulad ng mga tunnel vent na nakikita nyo,
o common yung tawag ng mga ating mga kababayan, eh parang naka-aircon daw yung manok. Usually mga 0.6 yan. 0.6 square foot per bird. Pero dito tayo sa conventional para mas madali po yung usapan natin. So, sa tama, conventional, 1 square foot per bird. Yan. Kasi para mas madaling makaka-relate ang mga small-scale farmer kapag conventional ang ating pinag-usapan. Sige, tuloy mo. Opo. Exciting yan. Opo. So, sa 1 square foot per bird, kung may 100 square meter ka na nakulungan, 100 square foot na pulungan, so 100 na broilers. So ganun lang po siya. Ganun lang po siya. So susukatin mo lang yung building niya. After that, ihahanda mo na yung brooding area niya. Pag sinabi natin brooding area, dito nyo po papainitan yung mga day-old chick natin na paparating. Sa loob ng brooding area, nandun yung mga... Sige, Doc. Yung brooding kasi may kailangan nila ng init, hindi ba? Ganun ba yon? Opo. Tama po. Sa brooding area, ang kailangan nating init dyan, sa pinakamalayong part ng gas brooder, yung gas brooder po siya yung ginagamit natin na pampainit sa loob ng brooding area. Sa pinakamalayo niya, dapat ay nasa 32 degrees lang, yun ang pinakamainit. Sa pinakamalayong part from the gas brooder at sa pinakamalayong part ng brooding area mo ay 32 degrees Celsius lamang. Pagtapos po nun, kailangan nakahanda na po yung mga pits natin. Usually, ang isang broiler farm po, ang hinahanda po niyan ay tatlong klaseng feeds lamang. Chick booster for the first week. Isang linggo chick booster? 2 weeks na broiler starter. After nun, broiler finishers na po hanggang sa market age. Usually po, ganun siya. Doc Eugene, may tanong ako. Opo. Paano tayo mag-select ng location kung saan natin ilalagay yung building? Tapos, yung building natin, may nakikita kasi ako na pahaba. Meron din naman ako nakikita na para talaga silang bahay. Ano yung mas ideal po na kulungan kung magsisimula pa lang ako? Kung magsisimula po kayo, usually po, ang sinusunod natin na orientation is east-west orientation ng building. Tama po yon na dapat ipahaba po yung mga building nyo. Hindi po siya pwedeng square na square. Kasi, kailangan po natin sa alang-alang yung ventilation ng manok. Kung mas malapad po ang building, mas mahirap po lumabas yung mga ammonia galing po sa dumi ng manok, unlike dun sa mga rectangular na building. Kaya kung mapapansin nyo, majority po rectangular po lahat yung building na nakikita natin. And mas mataas, syempre mas maganda. Ganun po ang pagtatayo ng building. Yung iba po, usually 10 feet from the ground hanggang dun sa slotted area nila. Yung tinutungtungan na ng manok. So, 10 feet po yun. Mula yung sa po ideal natin. Oo. Mula po sa ilalim ng building, basta mga 10 feet po ang ideal na gusto natin mangyari dyan. Plus, isa lang alang natin kung gusto ang area ng isang locality saan mo gusto magtayo ng magsimula ng isang broiler farm. Maayon sa requirement ng ating government. Yung kuryente, importante ba yan? Yes po, importante po siya. Pero pag open-sided, yung broilers natin, usually ang kuryente lang naman dyan ay yung sa ilaw at yung sa water source mo. So, hindi kasi nung marami ang kailangan mo dyan. Yun dalawang pinaka-importante na hindi mawawalan ng electricity. Kaya minsan, nire-require din natin, kung kaya rin lang, may backup kayo na generator. Para continuous ang safe kayo na hindi kayo magkaroon ng aberya, especially yung sa tubig.
Doc Eugene, paano naman yung mga magsisimula pa lang? Meron bang kapang maia-advise na minimum para sa starting point number of chicks involved para sila ay masabing pagkakakitaan talaga ang pag-broiler? At tingin ko po yung mga gusto magsimula, kung backyard po, at least siguro 500 to 1,000 heads. Yan po yung pinakakonte kung backyard. Pero kikita na sila doon? Po. Depende po kasi sa puhunan nila eh. Pero ang tingin ko, 500 to 1,000, kung tuloy-tuloy ang cycle mo doon, at dapat alam mo yung particular na market na pagdadalhan mo, ay may kita na po yon. Lalo na po kung sarili mo ang lamesa. Pag sinabi po nating lamesa, yung kung meron ka ring wet market. So sa lahat, para kang isang micro integrator. So mag-alaga ka ng manok, kakatayin mo, ikaw rin yung direktang magbibigay dun sa end user, which is yung mga consumer natin. So, pwede sa simple lang, di ba? Magkano naman, Doc Eugene, ngayon ang mga sisiw, ang day old chick? Ang presyo po kasi ng mga day old chick natin, medyo magalaw po siya. Pero sa ngayon po, base po last week, nasa 18 to 22 pesos ang range po niya. So, medyo mababa po siya compared sa dating price takbutan. Ng ganon. Oo. Tsaka ang taas kasi ng farm gate ng broiler last week, kaya maganda yung presyo ng sisiw. Pwede ba tayo magkwento ng konting kwentahan, Doc Eugene? Kasi na may idea na tayo sa presyo ng per kilo sa live weight. Ngayon naman, nabanggit mo na maaaring 23 ang presyo ng sisiw. Magkano kaya yung nabanggit mo kanginang totality ng feeds na kakailanganin nila sa buong cycle? Yung presyo ng feeds at saka yung pre-starter, broiler, and finisher. Kung pagbabasihan po natin yung bali ang pagkwenta po niyan, kukunin nyo lang naman yung presyo ng sisiw. Kung halimbawa, 22 pesos ang sisiw. Oo. O 23, sabi natin 23. Pag 23 ang sisiw, ano ba ang target na feed conversion ratio natin? Pag sinabi natin feed conversion ratio, ito yung dami ng kinain ng feeds para makuha yung isang kilo na timbang ng isang live broiler. So usually, ang tinatarget natin, kung big birds po tayo, 1.8 kilo, ang gusto nating mangyari ay 1.6 lang kilo ng feeds ang kakainin. So, kung halimbawa ang presyo ng feeds mo average ay papalo, halimbawa lang po, papalo ng 26 pesos from chick booster to finisher. So, 26 pesos times 1.6, yun ang target mo. Oo. Timbang. So, i-add mo doon yung presyo ng sisiw. So, andun na yung cost ng sisiw mo at yung cost ng... Teka, kukuha nga ako ng calculator. Maganda itong usapan natin na to. Kasi ano na to eh, farm economics na eh. Biro mo, sa isang mamumuhunan ng sabihin mo na 1,000 o 500. Di ba? Mabibigyan na natin sila ng guide kahit paano. Ng ballpark figure, kumbaga. So, ulitin nga natin. Ilang kilos ng feed sa isang cycle, 2 point? Ang dami ng feed sa isang cycle na kailangan natin, kung ang target natin ay 1.8 kilo, ay 1.6 kilo ng feeds. So, magkano yun ang 1 kilo ng feeds? Average. Halimbawa lang po, kung i-average natin ang presyo ng feeds from chick booster to finisher, sabihin na natin 26 pesos. Average, sabihin natin. Depende po sa raw materials na ginamit. Pero so, yung 26 i-times natin sa 1.6, ganun ba? Tama po. Tapos, idadagdag natin ang presyo ng sisiw na 23 pesos. Tama po, 26 pesos. Tapos, so, naging 64.6 per kilo.
64.6 pesos per head po yan. Per head yan. Kasi isang season lang, may pakain ng 1.6 na kilo na. Yun ang target ko ah. Ngayon, dagdag mo yung medication and vaccination cost. Oo, may average kang masasabi na parang ano lang, guide lang po natin. Ilagay nyo po sa halimbawa plus 3 pesos o 3.50 na para medyo conservative safe po na tayo. Oo. So meron na tayong 68.10. So, 68.10. Kuryente, labor, Dr. Eugene. Okay lang ba na nag-ano tayo, nagmamat na tayo ngayon? Para mabigyan natin ng guidance ang mga nakikinig sa atin ngayong araw na ito. So, yung tatlong aspeto po na yon, yung sisiw, yung feeds, at yung medication and vaccination cost, tatlong aspeto na po yon. Magkano na nga po yon? 68.10. Ah, 16.10. Ang shortcut para makuha nyo po yung ballpark figure ng operations cost nyo plus 15% kayo. So 68.10 plus 15%. Yan para yung sa miscellaneous. Oo. Tao, kuryente, yung namatay, may namatay na manok. Siyempre may halaga 'yon eh. Tapos yung presyo ng tubig. Yung mga yan. So, 68.10 plus 15%. At saka yung puhunan pa nila sa building. Siyempre, kukunin din nila yan sa bandang huli, hindi ba? So, kasama na ito sa 15%. So, Dok. Eugene, eto na ang ating kwenta. 78 pesos and 31 pesos. O, lagay na natin 78.40. Opo. Yan po yung ballpark figure ng pagkocompute ng isang manok. Puhunan sa isang manok. Isang manok. Apo. Pero yung manok, ang target natin nga ay 1.8 kilo. So may puhunan tayo ng 78 pesos. Pero ang manok na ibenta natin ng 1.8 kilo at ang presyo ngayon ay more or less 85 na lang. Oh, 85 week. Na lang. Aba, narinig, Miss Amy, nagkukumpute na kami ng mat ng pagkakakitaan sa broiler. Parang malaki po talaga yung kikitain natin. Hasana. Opo, yes. Malaki po. Malaki maganda po talaga ang malaki po ang potential talaga ng agriculture sa ating bansa. Kailangan lamang dito ay makita mo kung ano yung market mo, kung saan mo siya ibebenta. Dapat sure ka dun sa market mo. Yun usually nagiging problema. So kung sigurado sa market, pero kung pag-usapan natin sa isang manok na aalagaan ng halimbawa isang OFW na namuhunan para sa 500 ulo ng manok na pag may awa ang Diyos, maganda ang presyo lagi ng live weight, kikita pala ng 80 pesos isang ulo. Isang cycle. More or less ganun po. More or less sa... Narinig mo yun, Miss Amy? Baka mag-alaga na rin tayo ng manok niyan. Alam mo, Dokora, na nakaraan, rabbit yung usapan namin, sabi namin, parang gusto na namin mag-engage sa rabbit. Pero ngayon, na nadidinig ko naman to kay Sir Eugene Tan, parang gusto ko na mag-engage sa manok naman talaga. Kaya nga eh, sana ma-appreciate ng mga tagapakinig natin, hindi ba, ang gusto nating paratingin. So sa pagmamanok, nalalakihan na nga ako sa 85, Doc Eugene, gawin na lang nating 50 pesos. Halimbawa, mataas ang presyo ng feeds, o may namatay, di ba? Ayun po yung mga magiging variable niyan. Tsaka yung performance mo. Andahan po natin, ang ginamit po natin na pamantayan dyan ay kung lahat ay na-ibenta natin at 1.8 kilos. Pero iba-iba yung timbang yan. Hindi siya 100% uniform. At meron ka pang mga mortality na namatay. So, hindi ba pwede nating sabihin, Doc Yuji, nakasama na siya sa 15% additional? Hindi po, operations. Operations po yun. Ayun. Yung 15%. Ilang percent yun naman, Doc Yuji, ang masasabi natin na acceptable na mortality rate? Usually, pag nung
nasa integrator pa ako, 95% harvest recovery ang tinatarget dyan. So meron kang 5% sa 1,000 mamamatay. Allowance mo para makuha mo. Less 5% noon. Parang ganon. Yun ang target. Plus, ang target na feed conversion ratio mo is 1.6. Siyempre, mas konti yung feeds na kinain, mas malaki po ang kita. Mas marami ang feeds na kinain, siyempre, babawas din yung sa kita natin. Pero overall, kung mag-engage po tayo sa broiler business, dapat whole year round yan. Kasi meron siyang up-down, depende po sa season. Katulad din po siya ng ibang agriculture products. So, pagdating mo sa huli, meron po siya tinatawag na mga integrator yung average selling price. The whole year, ano yung average selling price na nakuha mo? So, sa maliit na entrepreneur, napapasok, halimbawa po, sinabi nyo nga na OFW, so whole year round, kailangan panindigan nila. Talaga. So yan ang ipapayo. Kasi ang alaga po natin buhay. Yun, yan ang maipapayo mo. Panindigan nila at tuloy-tuloy ang pag-aalaga ng manok. Ganon. Pero kikita naman eh, bakit hindi? Tuloy lang po. Diba? Kasama tuloy lang pa nila ang kanilang mahal sa buhay. Start. Sa tingin ko po naman eh, isang magandang hanap buhay talaga ang pag-aalaga ng broiler. Malalaman mo lang naman yan kung susubukan mo at kung kailangan, decidido ka para maging matagumpay yung venture sa agriculture. Lalo na dito sa pinag-usapan natin na broiler. Ayan, Doc Eugene. Meron akong isang tanong sa'yo. Ito talaga to pang pansimula na tanong. Yung mga one-day chicken or one-day chicks na tinatawag natin, saan ba tayo dapat kumuha na to? Paano tayo makakasigurado na itong mga sisiw na ito ay maghahatid sa atin ng magandang kita? Ganon. Merong mga... Pero mamaya mo na sagutin kasi magbe-break po muna ang mag-agree na tayo. Lahat po na kasagutan sa tanong na iyan, sasagutin niya ni Doc Eugene sa aming pagbabalik. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo? Doc Eugene? Mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina po iniwan po natin yung tanong na yung one old chicks, Doc. Paano ba o saan ba tayo kukuha niyan? Sa paano ba yung magandang breed para sa pagsisimula sa broiler farming? Usually po, yung broiler chicks natin, kinukuha po yan sa mga integrator na nag-aalaga ng parent stock. Itong mga parent stock, usually imported yan. Or yung iba naman, merong mga grandparents na ginagamit nila to produce yung mga day-old chick. Usually ito sa mga integrator. So, ang suggestion ko po sa inyo, kung kukuha kayo ng mga day-old chick, ay dun sa mga reputable na distributor na nito or directly sa mga integrator. Pwede, I'm sure na i-entertain naman ng mga ating mga malalaking kumpanya yung ating mga kababayan na gustong magsimula ng isang broiler business. So, yung pangalawang tanong niyo po, kung ano po ba yung pinakamagandang strain o breed ng manok na po pwede nating alagaan for broiler raising, ang pinaka-popular po ngayon ay yung cob. So, majority ng ating mga integrator and broiler breeders, ang ginagamit po nila na strain ay yung cob. Ayun, yun ang commonly used na breed. Sanay na ang mga Pilipino sa pag-aalaga ng mga breed na yan. Pero may tanong ka kanina eh, nasabi ko, eh kayang-kaya ipaliwanag ni Doc Eugene eh. Opo. Doc, kasi syempre sa pag-aalaga natin, hindi naman po maiiwasan na meron po mga
sakit na dadapo sa ating mga alaga. Paano natin itong may iwasan? May mga gamot na ba para dito? Yung mga bird flu? Paano yan? Usually po, bago po dumating ang, ang ating mga broilers, ginagawa na po siya ng mga medication and vaccination program. So, ang bakuna naman na usually ginagamit dito sa ating broiler ay usually tatlo lang naman niya, NCD at saka IBD. So, halos dalawang klase lang yan. Ginagamitan na lang siya ng boosters. Doc, pagdating excuse! Naman sa ay, paliwanag mo naman yung NCD group, at saka IBD. Okay, yung NCD or Newcastle disease, isang uri po siya ng peste sa manok. Usually makikita mo diyan kung sa mga native na manok, siya yung mga biglang nalalaglag sa puno. Oh. Siya 'yun. So kailangan bakunahan. Kailangan po talaga ay tama po, requirement po na tayo ay magbabakuna ng NCD. Actually, requirement siya ng government din. Kaya pag nakita mo yung mga vital certificate, makikita mo kung kailan binakunahan ng NCD. So, nandun po siya. Tsaka, ang NCD po ay isang viral disease na kung saan kaya niya pong lipulin yung manok up to 100%. Pero kung nababakunahan natin siya, usually nakokontrol naman siya. Kaya smoothly naman ang pag-alaga. Basta tama lang po ang administration. Then yung IBD naman, o commonly known as infectious bursal disease or gumboro, uri din siya ng peste kung saan inaatake niya yung kapasidad ng isang manok para bumuo ng protection o mag-respond sa mga bakuna na ibinibigay natin. So parang parehas din siya. Pagka poor ang vaccination mo sa IBD, pwede siyang pasukin ng kung ano-anong mga sakit sa manok. May follow-up question naman ako dyan, Doc Eugene. So since yan ay parang government-regulated vaccine yung NCD at yung IBD naman ay nasa kumbaga SOP na, part ng SOP, available ba naman yan para sa mga maliliit na magmamanok? At saan sila mabibili? Ako po, actually ang NCD vaccine, yung mga natin ng mga B1B1, yung Lasota, yung mga clones, sa IBD naman, yung mga bursa na tinatawag nila o gumboro vaccine, madali lang po siya mabili, accessible po siya. Usually sa mga local distributors, meron po yan. Meron din po yan sa mga reputed na mga poultry supplies. Readily available po siya, hindi po siya mahirap hanapin o mahirap bilhin. Kaya mabibili po natin siya sa abot kayang halaga lang din. Hindi naman siya ganun kamahal. Yon SOP, pero hindi naman mabigat, Miss Amy. Hindi po siya mabigat. Dok, isingit ko. Siyempre, ang mga manok natin magkakasama sa isang pulungan. Pagka nagkasakit yung isa, hawa-hawa na yan. Paano natin may iwasan? Paano ang proper waste management sa mga pulungan natin per building? Usually po, bago po kasi siya kargahan ulit, nililinis po siya. Ang nire-recommenda po namin, pag nilinis yung building, may kasama po siyang soap. So, i-sprayan siya ng may kasamang soap para matanggal yung mga organic materials. Ngayon, hihintayin mo siyang matuyo. Pagka natuyo siya, tsaka mo siya ngayon i-sprayan ng mga disinfectant para mamatay yung mga mikrobyo na iniwan nung previous na alaga mo. So usually ito, pagka broilers, mga 2 weeks preparation yan. Yun yung pinakamaikling time na kailangan mo. Then yung mga ipot nun, tatanggalin po yun. Usually binibenta po siya o ibinibigay sa mga
crop producers natin para gawing fertilizers. Kita mo na, pati yung ipot, may yung ipot pagkakakitaan pa rin. Lahat po merong ano eh, may kinapupuntahan, Dok Cora. Kaya ito yung tanong ko naman kay Dok. Madali po bang malaman na may sakit yung alaga mong ano? Kasi meron po ako narinig na yung mga ipot po ng ano, pwede mo dun makita. Tatama po ba yun? Usually, sa ipot ng manok, ang po pwede mong makita dyan, kung medyo matubo siya, yung coccidiosis, kung masyadong matingkad ang pagkaberde niya bago ka magbakuna, pwedeng sintomas na to ng ibang viral disease. So, yun po yung sa ipot. Pero, physically, ang broilers medyo madaling makita ang kung may problema siya. Kasi, una, ang broilers, napakalakas po kumain yan. Diba? Kasi, in a certain span of time, which is 30 to 35 days kung big birds ang kailangan natin, talagang mabilis ang kumain at mabilis ang lumaki. Yun ang, yung requirement niya, kailangan siyang mabilis lumaki. So, kitang-kita mo pag humina yung kain nito, pag tumamlay. Unlike sa ibang strain ng manok na mas matatag ang pangangatawan dahil konti lang, mahaba naman yung binubuno nila na time para lumaki. Ganun po pala yun, ako. Ayan, lalo ako nainganyo. Mga natututunan ko kay Doc Eugene eh. May follow-up question naman ako kay Doc Eugene. Doc Eugene, nabanggit mo kanina na para masiguro na kikita pagkakakitaan itong pinasok na hanap buhay, dapat tuloy-tuloy sa loob na isang taon, walang tigil. So, okay. Ano naman yung gap? Eh, nabanggit mo naman, at least 2 weeks before, kargahan o magkarga uli, eh, dinidisinfect. So, okay. Ano ba talaga yung ideal na gap ng, alam mo ba, nagkarga ngayon, iha-harvest, kailan uli kami pwedeng magkarga? Usually po, ang period para maglinis ka, magdisinfect, at ipahinga yung building ay nasa 2 linggo. Yung po yung minimum. Kaya sa loob ng 1 taon, kung tumatarget ka doon sa 35 days mo plus 2 weeks, so that is 60 days sa isang cycle, lumalabas po yan mga nasa 6 growth per year. Yun, ang target mo. Average. Yun. Yun po yung ano natin. Yung iba, mas mabilis, mas efficient, mas nababawasan nila yung time at nakakapaghabol pa sila ng karga bago matapos ang taon. Meron pong nangyayaring ganun sa mga magagaling na mag-alaga. Ayun. So, ako naman ang magkukwenta ngayon, Miss Amy. Sige, Doc. Halimbawa, meron tayong tagapakinig na sumubok. Halimbawa lang ha, na i-consider lahat ng mga precaution, medication, vaccination, mga brooding, sa pamamagitan ng advice ng kanyang poultry consultant na si Doc Eugene, ay natuto siyang mag-alaga ng magandang manok. So, mayroon siyang inalagaan ng 1,000 na pinagkakitaan niya ng 60 pesos bawat ulo. So, 60,000. Tama ba yon? Sa 1,000, Doc Eugene? 60,000 times 6. So, mayroon siyang pinagkakitaan sa likod bahay na kikita ng 360,000 sa minimum yon. Kasi ang kwenta ni Doc Eugene sa 80 pesos eh. Ginawa ko na nga lang 60 pesos eh. yun ang maganda. Opo. Usually po, sa experience ko po, ang 1 taon sa isang maganda, ang 1 taon sa isang magandang grow natin, magkakaroon siya ng average po ah. Average na nasa 76 pesos. Oh, Mr. Nasa ganun po siya. So, masyadong conservative yun. Pa yung ginawa ko. Kasi di ba, ngayon, nasa line of age siya, pero may mga panahon bababa na konti yan. So, pag in-average mo yung 6 na grow mo sa 1 taon, more or less mga 76, mga ganun po yan, ang trend niyan. So, doon po sa ganung halaga, mayroon na po kayong kita doon.
May kita ng kalahating milyon sa loob ng isang taon sa 1,000 alaga. Ganon. Posible po yun, posible. Kung gusto mo pa ng mas conservative, alisin mo pa yung mga mortality mo doon sa mga 1,000 na alagaan mo. So may potential po talaga siya. Kaya yung mga matatagal na nag-aalaga, hanggang ngayon nag-aalaga pa rin. At yung mga paguhan, siguro kailangan pa nila ng konting awareness na minsan kasi ang nangyayari, naabangan nila kung kailang mataas ang presyo ng manok. So magkakarga ngayon sila, mataas presyo ng manok ngayon eh. Pero yung susunod na buwan, medyo bababa ng konti, madi-discourage agad. Tandaan po natin, sa broiler po, katulad din siguro ng ibang agriculture business entity, like yung eggs, sa loob ng 1 taon, yung average selling price mo, doon ka magbabase. So kailangan mo siyang, sa pag-aalaga ng buhay, kailangan ng tatag ng kalooban at kailangan ng awareness, kailangan mo na tamang advice mula sa tamang mga tao. Doc, para maging successful. Awareness. Doc Eugene, meron bang mga seminars para dito, mga training programs, kung saan pwede tayong makinig para lalo pa natin maintindihan yung pag-aalaga ng mga broiler chicken? May mga seminars ba tayong kino-offer, training programs? Ang gobyerno, meron ba? Sa pagkakaalam ko, meron din ang gobyerno. Hindi lang ako masyadong sure. Pero marami pong mga kaibigan natin sa mga veterinary drug companies na nag-offer din ng mga seminars tungkol sa mga pag-aalaga ng manok, sa mga sakit, tamang paggamit ng bakuna, tamang paggamit ng gamot. So, kung medyo masipag ka, maghanap, makakakita po kayo noon. Hindi po kayo totally mawawala. Ibig sabihin, madali pong makakuha ng mga information sa mga panahon ngayon. Kaya ang kailangan nyo lang naman po talaga ay tiyaga sa pag-aalaga. Dok, nakita ko meron ka sarili mong vlog para dito. Yung mga vlog ko na nakikita nyo, majority yung layers kasi nandito po sa South. Yung mga broilers sa mga kagrupo namin sa Chicken Doctors, iba naman na nag-handle noon. So, in the coming days, pwede naman namin i-collaborate yun para maipabot din ang kung paano yung sa mga pag-aalaga din ng broilers. Kasi ayun, yung mga pinapakita natin doon, actually, ang intention nun is to give awareness doon din sa mga maliliit na entrepreneur natin na gustong pumasok sa agriculture, especially sa mga sa poultry industry. Malinaw. Nanood nga po ako one time. Sobrang informative. Nakita ko yung part na sa may pullets eh. Ayan, sa layer naman ako napunta. Doon sa may pullets, yung naiipit yung mga paa ng mga sisiu doon sa loob ng inumina nila, yung patukaan nila. Iyan yung mga bagay na maliliit pero malaki po ang impact sa ating mga alagang hayop. Tama po. Kaya sabi ko, nakong galing ni Doc Eugene, ha? Tama po. Pagka buhay po ang alaga natin, yung mga maliliit na detalye nakita natin na hindi ayos, bigyan natin ng pansin. Kasi yung mga yon, minsan po pwede siyang akalain natin ay isang sakit, no? Pero actually, fine-tuning lang sa pag-aalaga ang kailangan. Katulad nun, nung nakita nyo, nasa loob ng patukaan, ang broiler po madaling mapilay pagka ganun. Kasi mas mabigat po siya eh. Mas hirap siya lumabas. Yun po ang objective natin. Yung mga maliliit na kailangan nating ipakita kasi usually yun yung hindi napapansin at nagiging sayang
nagbibigay ng bawas sa ating tita. Ano naman ang may follow-up question, Amy? Sige po, Doc. So, malinaw na naipaliwanag na ating bisitang si Doc Eugene ang pag-aalaga ng broiler, pati ang mga precaution. Eh, since nabanggit mo rin lang at patapos na ating programa, na i-mention mo din lang ang layer, eto naman ang tanong ko sa'yo, Doc Eugene. Kung ikaw ay may kaibigan na gustong mamuhunan sa agrikultura, na OFW, pareho ka kasing expert sa layer at saka sa broiler eh. Sa isang beginner, na the same yung capital, ano ang maipapayo mo? Mag-broiler ba siya o mag-layer? Maganda yung tanong mo, Doc. Ang Miss Universe yan. Actually, napakaganda. Universe. Thank you for that wonderful question. Ganito po siya. Ang broiler kasi, mas madali siyang i-manage. So, ito yung kailangan may consider. Ang broiler, 6 gross per year. Tama? Ibig sabihin, kung hindi ka tumama sa isang grumo, isusunod, galingan mo, husayin mo. Opo. So, yun yung risk. Yun yung advantage noon. Then, meron siyang pagkakataon na malaki yung kita niya. May season kasi yan. Especially pag mga bear months, dumalakas ang consumption ng tao sa mga livestock and poultry. Ngayon, kung layer ka naman, mas mahal kasi ang building naman nun. Aside from the structure, yung mga cages niya, yung mga water system niya, kailangan mo i-consider yun. Plus, pag nagkarga ka ng layer, yung isang cycle ng layer umaabot ng almost 2 years. So, siya at siya yung kailangan mong alagaan. Yun yung kailangan mo i-consider. But just the same, ang livestock, napakaganda ng potential po niyan, pero kailangan po ng tiyaga at maging open tayo sa pagtatanong para lagi tayong nabibigyan ng tamang gabay sa pag-alaga kung ano yung napili natin na venture. Yan, napakaganda ng sinabi ni Doc Eugene. Doc, maraming salamat po sa inyong pagtugon, sa aming pag-anyaya sa inyo na makasama namin dito sa programa. Naku, kulang po ang oras namin. Madami pa kaming tanong ni Doc Cora eh. Ganun pa man, heartfelt thanks pa rin, Doc Eugene. Maraming salamat sa pagpapa-unlock mo. Pwede ka ba namin uling anyayahan sa susunod? Pwede po. Wala akong problema sa akin na para po sa makapagbigay tayo ng kaalaman sa ating mga kababayan para mabawasan yung unemployment rate. Ang negosyo po sa agriculture ay dapat po talaga natin patibayin yan. Nakita po natin yan nung dumaan ng pandemya, lahat po nawala. At tayo po sumandal po sa kung ano po ang meron tayong para sa ating pamilya at sa ating mga sikmura. So, bigyan nating halaga yung agriculture. Well said. Well said, Doc Eugene. Maraming salamat uli. Miss Amy? Opo. Tutay, sabi nga po ni Doc, sipag, yung tiyaga, at saka po yung dedikasyon sa pag-aalaga o doon sa ating business. Yan po ang kailangan natin. Isang oras na naman po ang lumipas. Isang oras po na puno ng talakayan na may kaalaman at may mga aral. Kaya sa susunod po na episode namin, wag po kayong bibitaw. Lagi niyo po kaming samahan. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.